Matagumpay na naidaos ang isa sa mga main event ng Panagbanga Festival sa Baguio City, ang Grand Float Parade. Tinatayang mahigit 1,000,000 turista ang nagtungo sa City of Pines para rito. Makibalita tayo kay Sheila Finulyar ng GMA Dagupan. Nagmistulang campsite ang bahaging ito ng Burnham Park sa Baguio City ilang araw bago ang Panagbanga Grand Float Parade kahapon. Ayon sa mga turistang nagtayo ng tent sa parke, malaki kasi ang tipid rito kaysa mag-check-in sa hotel. Linggo, alas 8:00 ng umaga, sinimula ng taunang kaabang-abang na Grand Float Parade ng Panagbanga Festival. Isinara ang Session Road na napuno ng libo-libong turista. Iba't ibang disenyo ng float ng mga bulaklak ang nagpahanga sa mga nanood. Agaw pansin din ang float ng Kapuso Network kung saan sakay ang mga bida ng teleseryeng My Beloved. Kasabay ng parada ang mga mananayaw na todo hataw. Very enjoyable. Then, it's so beautiful. Ayon kay Tourism Secretary Ramon Jimenez, damang-dama sa Panagbanga ngayong taon na talagang it's more fun in the Philippines. Anything that has very strong participation of the people feeds into our theme. In fact, Panagbanga is a primary example of how people getting involved can make everything more fun. Tansya ng Panagbanga Executive Committee na sa mahigit 1,000,000 turista ang dumagsa sa Baguio para sa Flower Festival ngayong taon. Kaya naman hindi naiwasan ang ilang aberya sa parada. May ilang nahilo at hinimatay. Agad din naman silang naalalayan at nabigyan ng atensyon. Sa kabuuan, maayos at matagumpay ang pagdaraos ng float parade. Yun nga lang, sa pagtatapos ng parada, hirap ang street sweeper ng lungsod sa dami ng basurang iniwan ng mga nanood. Sheila Finulyar, Nagbabalita, Pilipinas.